Mga minamahal kong ka-taxpayer, masayang panahon po sa inyong lahat. Napakaganda ng panahon, napakabuti ng panahon. Pag-usapan ho natin ay ang napapanahong right to self-determination. For the past 35 years, nagtitinda ho ako ng itlog. Ayan. Yung itlog ko na itinitinda ay nasa bayong o nasa basket. Ayan po. So, kung hindi ko, kung hindi ko aalagaan, poproteksyonan ang mga itlog ko, anong mangyayari dun sa itlog? Ito po ang mangyayari pag hindi ko pinoteksyonan, hindi ko prinotek, at hindi ko preserve yung itlog. Yun ho yung pag-uusapan natin kasi lahat naman tayo sa buong mundo o dito lang sa Pilipinas, nagtitinda ho ng itlog. I want you to understand na ang unang-unang tao na interesado sa itlog ho ninyo ay ang gobyerno. Specifically, yung mga tao sa gobyerno. Sa 35 taong ko ng pagpapractice, napakarami hong inggitero at inggitera sa loob ho ng government natin at napakadami rin hong incompetent. At malalaman nyo, dahil lang incompetent ho nila ay nakakahawa, parang virus. Tatandaan po ninyo mga ka-taxpayer kong minamahal, meron ho kayong sangkatutak na karapatan na hindi ho ninyo ginagamit. Ito po ang number one na karapatan na hindi nyo ho ginagamit. Yung pong tinatawag na self-determination. May karapatan ho kayo na piliin kung saan ho kayo dadaan. Parang ganun ho yan eh. Saan ho kayo dadaan, sir? Right to self-determination. Ito po yung number one dapat ho ninyong i-consider at gagamitin. Right. Okay? To self-determine. Sino magde-determine? Ikaw. Walang iba. Self-determine. Hindi mo kailangang kausapin ng BIR officials o sino mang official, kahit presidente ng Pilipinas o janitor ng Pilipinas, hindi mo kailangang kausapin. Self-determination. Okay? So, dun sa self-determination, manganganak siya ng sangkatutak na rights. At ito ho yung dalawang importanteng rights na napanganak niya. Ang una po ay yung right to independent. To be independent. At yung pangalawa ho is right to self-reliance. Napakagandang mga right pero hindi ho ginagamit ng ating mga taxpayer, which is siguro kailangan hong i-explain sa kanila paano ginagamit yung right to be independent. Kanino ka magiging independent? Maging independent ka sa gobyerno. Oo, lalong-lalo na sa mga BIR officials. Maging independent ka sa mga tax specialista. Huwag kang kumuha ng tax specialista. Ikaw mismo ang tax specialista. Maging self-reliant ka. Ibig sabihin, mag-isip ka naman ng sarili mo. Okay? Magnegosyo ka ng sarili mo. Yan. Huwag kang umasa sa mga sinasabi ng mga taga-BIR. Self-reliant. Mag-research ka. Yun ang ibig sabihin. So, pag ginagawa mo yung dalawang yan, nai-establish mo yung mas maliit na right. Yung right, ito po, right to raise your standard of living. Ibig sabihin na standard of living, from poor, pwede ka na nga maging rich. Standard of living. Dating ang kinakain mo lang itlog, kakain ka na ngayon ng pork chop. Kakain ka na ng steaks. Yan ho yung right to improve your right to raise your standard of living. Next is right to improve your quality of life. Ayan. Dati, sumasakay ka lang ng
O ngayon, meron ka ng sariling motorsiklo, meron ka ng sariling kotse, nai-improve mo yung quality of life mo. Dati, pinag-aaral mo yung anak mo sa mga walang kwentang eskwelahan. O, ngayon, pinag-aaral mo sa mabubuting eskwelahan. Isa lang hong disclaimer, sabi ho ng isang magaling na philosopher, ang eskwelahan ho ay tinuturuan kayo na wala sa eskwela yung kailangan yung matutunan. Tinuturuan kayo ng eskwela na yung importante na kailangan yung matutunan ay wala sa eskwela. Yun ho yung tinuturo ng eskwela, sabi ng isang philosopher. Nakakatawa, pero yan ho ang naging experience ko. So, ang susunod ho natin pag-aaralan ay yung itlog. Yang itlog. Okay. So, gusto ko po sanang maintindihan nyo, lahat po tayo ay tindero at tindera ng itlog. So, ang itlog ho, kailangan ho ninyong proteksyonan. Protect and preserve. So, explain ko lang ho yung protect and preserve. Pag sinabi ho nating protect, kanino natin proproteksyonan? Una, sa sarili natin. Baka kainin natin yung itlog, edi wala na tayong maibebenta. Pangalawa, sa mga government officials, lalong-lalo na sa mga BIR official, kasi yun ho ang aking expertise, taxation, gustong-gusto ho niya ng itlog nyo. Ha? Gusto nilang maging owner ng itlog nyo, gusto niyang kainin ng itlog nyo. Okay? So, marami siyang activities na ginagawa. For example, letter of authority, subpoena duces tecum, at saka assessment. Ayun. So, meron ho tayong mga lecture para dyan at pwede ho kayong pumunta sa aking YouTube at maging member kayo ng empowered level or ng ating expert level. Of course, meron ho kayong babayarang monthly dyan. YouTube ho mga kolekta. Balik ho ako doon sa itlog. So, kung makakapasok ang BIR sa inyong opisina, maaring mabasag yung itlog. So, pag nabasag yung itlog, wala kayong bebenta. Pag nabasag yung itlog, wala kayong mauuwing profit sa inyong pamilya, wala kayong mapangsasahod sa inyong mga empleyado. Yan ho yung nagiging problem. Okay. So, anong tuturo mo sa amin, Mr. Maestro, ngayong araw na to? Napakasimple lang, napakasimple. Ha, meron ho akong na-develop na triangular structure na ang purpose is pababain ho yung tax nyo from the very beginning. Ayan. So, ang structure na to, ang sinasagot niya is protect. So, ano sir ang ipoprotect no? Okay. Yung unang-una, buhay mo, life. Pangalawa, livelihood. Livelihood. Ayan. Yung ikinabubuhay mo. And of course, yung iyong liberty. Ayun. Ano yung liberty mo? Eh, siyempre, freedom, liberty. At ang ituturo ko sa inyo is preserve. Ano ibig sabihin ng preserve, sir? Preserve. Ayan, kung nababasa nyo dyan, mukhang hindi maganda yung kulay na napili ko. Preserve. Ayan. Paano natin ipe-preserve yung ating negosyo? So, sinabi ko na nga, may tatlong structures kayong dapat pag-aralan at itong structure na to ay matagal nang ginagamit, hindi ho ito bago. At ang mga gumagamit ho nito ay yung mga pamilya na saksakan na ng yaman, yung mga tycoons. Oo, alam nyo naman kung sino yung mga tycoon, hindi ka na kailangang sabihin. So, ni-invite ko ho kayo sa isang lecture na wala ho akong gagawin kung hindi ituro sa inyo within 6 months yung triangular structure na magsesave ho sa inyo ng thousands, 500,000 o million-milyong taxes sa duration ng buhay ho ninyo. Eh sir, magkano bayad niyan? Eh, kontakin nyo ako, mag-usap tayo. Andiyan lang naman yung aking, eto to, yan, sa taas, yung mga numbers ko dyan. Pwede nyo akong tawagan or text nyo muna ako bago nyo ako tawagan, okay? So, yun ho muna yung ating pag-uusapan. Preserve. Ipe-preserve ho natin life, liberty, and
livelihood ho ninyo, and of course, we will protect also your life, liberty, and livelihood in order na hindi ho mangyari sa inyo ito. Ito ho ay isang analogy lamang kasi maaring pag na-attack na kayo ng BIR, yung pamilya nyo mabasag din. Okay? Marami na ho tayong naging experience ang ganyan na nabasag yung pamilya nila because of the BIR attacks. So with that mga ka-taxpayer ko mahal, ini-invite ko ho kayo if you want to be a tax specialista and save millions of pesos from other taxpayers to other taxpayers, join kayo sa aking one-on-one lecture on triangular structure in order to save more taxes. It is more on planning, tax planning or tax savings planning. With that mga taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. See you later!